This is CNN Philippines breaking news. Military sources confirmed to CNN Philippines Abu Sayyaf leader Isdilon Hapilon and Maute leader Omar Maute are dead. Our chief anchor and correspondent Pia Ontiveros is now on the line. Pia, I was told that your sources confirmed this news. Hi, Ruth. Good morning. Yes, we have two sources confirming that piece of news, that piece of information, that Isdilon Hapilon and Omar Maute, the top two leaders of the ISIS-inspired Maute terrorist group that first attacked the city of Marawi back in May 23, are both dead. The information, initial information, was that they were killed just this morning, according to our sources. Inside the main battle area, the battle area in the city of Marawi, the exact location or exact zero we are not aware of at this time. Our two sources confirming that information, at least also that they did see and identify the bodies of these two men. There is also a third source of the CNN Philippines who is confirming that information. This battle in Marawi City has been going on for close to 4 months already, May, June, July, August, September, more than 4 months. And for the longest time, of course, they've been led. We were told all of the information from the ground was that Hapilon and Omar Maute were leading this. Of course, we remember Omar Maute is just one of the two Maute brothers. Remember Abdullah, who was said to have been killed much earlier, exactly when we're not aware of. At many times, Ruth, of course, what we knew was that there were a number of the number of terrorists that being reported were varying. We weren't also very sure as to the exact number, but what we knew was that Isdilon Hapilon and Omar Maute were leading. Many times, also in the last 4.5 to 5 months, the information there would be lots of information. There would be lots of information about whether Omar Maute and Hapilon had been killed, but that is information that is coming out of Marawi City this morning. There will be, we're told, an official announcement by government troops, by military troops in Marawi. We're not sure exactly who is going to make that that announcement, but there will be that official announcement that's coming out, Ruth. Pia, you mentioned that, no, na several times may reports na napatay yung Maute brothers and Isdilon Hapilon. But based on your sources, kasi lagi sinasabi for confirmation yung ganong information, but based on your sources, meron na talagang nakakita na napatay talaga itong dalawa. That's right, Ruth. At least one of them saying that they did see the bodies, and that is the information that is coming out of Marawi City. That's true. In the last few months, 4.5, 5 months, that we've been going through this story, you know, in a sense, this story that's coming out of Marawi, from inside Marawi. Ulit-ulit na yung info na patay, hindi na patay, hindi confirmed for confirmation. No? But today, this morning, that is the information that's coming out of Marawi City. Pia Ontiveros there, our chief correspondent, reporting that based on her sources, they are confirming the death of Abu Sayyaf leader Isdilon Hapilon and Maute leader Omar Maute. Our George Cahiles, who is in Marawi City, is now on the line. George, diyan naman sa side nyo, anong impormasyon nyo diyan? Well, Ruth, so far, what we got is that we got the same information from multiple sources that the terrorist leaders, Isdilon Hapilon and Omar Maute, are already dead. Their bodies were reportedly retrieved this morning and are now with the Philippine Army. The military has no official word on the matter, and Joint Task Group from now, Deputy Commander Romeo Bronner, is still verifying the information. Hapilon is an Abu Sayyaf group leader based in Basilan, as we know, and he is known as the Emir or Prince of the Islamic State here in the Philippines. And from an account of one of the rescued hostage, Lord Binacopio, Isdilon Hapilon, well, actually, Acopio had interactions with Hapilon. He is being called Amir inside the main battle area, while Omar Maute is being called as Amir or Ustaj by his comrades. Now, Acopio said that Omar Maute was wounded several times.
And based on the latest report from Joint Task Group Ranao, that yesterday, according to Colonel Bronner, Hapilon, and Omar Malte were still on the ground defending their areas, roughly 2 hectares big. So that's near the lake of Lake Lanao. So now we're still waiting for that official announcement from the military, their official line. Later at 11 in the morning, we're expecting that the military will face us for the regular briefing here in Marawi, and we will get updates on the matter. But meantime, Ruth, we also got information that several hostages were also rescued this morning. So those are the developments here in Marawi City, Ruth. George, itatanong ko rin yung katulad ng tinanong ko kanina kay Pia, no? Kasi yung lagi ulit-ulit na may mga balita na napatay na nga itong sila Omar Maute, Isnalon Hapilon. Tama ba na sinabi na rin ng sources mo na nakita na nila yung bangkay at positive na yun na nga yung napatay na mga leader? Well, actually, Ruth, ang sinasabi nila, nakuha na nila yung bangkay. But of course, it's something para doon sa verification ng katawan, ano? It is the process. Yung proseso nito, we will get DNA samples from the body to confirm really kung ito na nga talaga si Omar Malte at saka si Isnilan Hapilon. But of course, medyo matagal yung proseso na yan. Pero sa ngayon, ang sinasabi talaga nila sa atin ay positive sila na ito na nga si Isnilan Hapilon at saka si Omar Maute. But we will still need to get further information. Kailangan natin hintayin yung official line ng military para kumpirmahin ito. George, kung babalikan natin yung mga pangyayari, itong si Isnilan Hapilon nung nag-start itong Marawi crisis, dapat isa-serve sa kanya yung arrest warrant ng mga operatives ng government, ano? So ikaw, matagal ka nang nagko-cover dyan, nabanggit na in the past, ano talaga yung ibig sabihin itong pagkakapatay kay Isnilan Hapilon at kay Omar Maute, knowing that si Hapilon ay yung tinatawag nga na emir ng ISIS dito sa Southeast Asia? Actually nga, ito nga, kahit naman yung mga tao dito, yung mga Maranao, ang gusto nila ay magkaroon ng closure itong nangyayaring krisis. Kahit sinasabi ng mga militar na malapit na matapos itong gera, ang gusto nila ay mahuli, no? O kaya talagang ma-neutralize itong mga leaders nitong multi-group, ISIS-inspired multi-group, upang sa ganun ay magkaroon ng finality at hindi na nga makatakas sila at magkaroon ng spillover itong nangyayaring crisis dito sa Marawi City. Isa to sa mga, syempre, very symbolic din dahil nga sila nga yung kilalang leader nitong multi-group. Importante para sa mga sundalo, maging sa mga Maranao, na makuha sila, whether dead or alive. George, yung kwentuhan mo lang kami ng situation on the ground, kasi di ba dapat ang sinasabi nilang unang deadline, hindi unang deadline, one of several deadlines na dapat October 15 sana matatapos na itong Marawi crisis. So, kamusta na ang sitwasyon dyan? Actually, noong Sabado, may kwento ko lang, ano, talagang napakatindi ng bakbakan. Nakikita natin, madaling araw pa lang, umakita tayo sa Marawi dahil alam natin na magka-final assault itong military. Nakita natin, napakatindi ng bakbakan. Same scenario noong during the first few days ng Marawi crisis. Ganon katindi yung bakbakan at nakikita natin, nasa lakeside yung labanan. Ito na nga yung natitirang 2 hectare yung lugar na ginaglawan noong multi-group. Pero kahapon, Linggo, tinignan naman natin, hindi naman ganoon katindi yung bakbakan kahapon. Pero ang sinasabi sa atin, nakita rin natin yung mga jets kahapon pero hindi naglalaglag ng bomba. Hindi pa nila maipaliwanag kung ano, no? Kung ano yung dahilan kung bakit ganoon yung sitwasyon kahapon. Pero ang ini-ensure naman ng military is that ginawa nilang lahat para ma-meet yung kanilang ang term nila doon, Ruth, ay hindi deadline kundi yung tinatawag nilang sineset nilang date, parang target. Yan, yun yung binabanggit sa atin dito ng mga sundalo. Pero ngayong umaga naman, very rare din yung mga gunfire na naririnig natin, even explosions, unlike noong mga nakarang araw. So
we will see kung ito na ba yung mga indicators na talagang patapos sa yung gera, especially that itong mga leaders nga, sinasabing leaders nitong ISIS-inspired Maute group ay sinasabing patay na. True. George, nabanggit mo rin kanina may mga hostages pa ulit na na-rescue. Ano, ano yung balita tungkol sa kanila? Parang may mga bata pa ata nakasama doon sa mga na-rescue? Oo, sa ngayon wala pa tayong eksaktong detalye kung sino-sino itong mga na-rescue na ito. Pero ang binabanggit sa atin ng mga sundalo kanina, marami itong nakuha nila at na-rescue ng mga hostages. Kasi ang huling impormasyon na ibinibigay sa atin, there are around 100 civilians, non-combatants, sa loob ng main battle area. Ang dami pa nun, ano? Pero kasi 40 plus, mahigit 40 sa kanila ay yung mga totoong hostages. Yung iba, mahigit 50, ay sinasabing mga dependents itong ISIS group. At based doon sa description sa atin ng mga sundalo, karamihan mga ito ay mga babae at mga bata. So, makikita natin. At saka kahapon, nung Sabado, may na-rescue sila isang babae, 16-year-old girl, na kinento sa kanila na maging yung mga babae at mga bata na hostages ay pinahahawak na rin ng baril. So, yun yung sabi ni Colonel Bronner kahapon na mga desperate moves na ang multi-group habang sila ay nasusukol, habang lumiliit yung area na kanilang ginagalawan doon. Oh, so George, ilan na lang yung pinakahuling report ng military? Ilan na lang daw ba yung nananatili na miyembro ng Maute na nandyan sa loob na kalaban nila? Kasi para umabot sila dito sa point na pati yung mga babae or yung ibang hostages, pinipilit na rin nilang lumaban, ano? Mm-mm. Sa kahapon, ang sinasabi sa atin, around 40 fighters pa rin yung nasa loob. Mas malakas yung resistance nila dahil sila ay nagsama-sama na sila sa isang lugar. Kaya lang, siyempre, dahil pinapahawak na rin ng baril yung mga babae at mga bata, nadadagdagan yung bilang nila, yung forces nila. Kasi nga, ang paliwanag ng mga sundalo, once na humawak ng baril yung isang tao dyan sa loob ng main battle area at putukan sila or barilin sila, kinukonsider na nilang combatant dun. So, for as long as dumadami yung humahawak ng baril, dumadami din yung bilang ng mga combatant. So, yan yung medyo tricky side dyan sa loob ng main battle area ngayon. So ngayon, George, kanina nabanggit mo medyo limited na lang yung naririnig yung gunfire dyan, ano? Kamusta, anong sitwasyon ngayon? Sa ngayon, medyo maulan, no? Itong mga nakarang araw, pero ang napapansin natin, kahit maulan, umuputok pa rin ang baril. Unlike dati kasi kapag umuulan dito, tumitigil yung bakbakan para nagkakaroon ng pause. Pero ngayon, na paunti-unti, may narinig pa tayong mga putok, no? Pero hindi na ito kasing tindi noong Sabado na observe natin. Pero nakikiramdam pa rin tayo, no? Dahil nga kung may mga fighters pa rin sa loob at marami pa rin sila, inaasahan natin na mas magiging agresibo din ang military. Pero tandaan natin ang sinasabi ng government troops, their priority is of course to rescue the remaining civilians inside the main battle area. So, pinabanggit ni Pangulong Duterte na whether magtagal pa ito ng konti, ang importante mailigtas yung buhay ng mga civilian, ng mga innocenteng civilian na nasa loob ng main battle area. Okay, George Cahilas, babalikan ka namin sa yung situation or dyan sa Marawi City. Ngayon naman, ay kausapin po natin si Zia Alonto Adyong, ang spokesperson ng Task Force Marawi. Magandang umaga, sir. Several sources po ang nagkumpirma sa CNN Philippines na napatay na po itong sina Abu Sayyaf leader Istilon Hapilon at Omar Maute. May ganyang impormasyon po ba kayo? Well, magandang umaga po din po, Ruth. Sa ngayon, may narinig po natin yung rumors earlier today, this morning, but we cannot really confirm and verify the reports. What we can confirm as of today is there are 17 hostages rescued. So, dun po sa balita whether the leaders of Abu Sayyaf and Maute group, either kung ano na ho sila, patay na po sila, hindi ho natin ma-confirm, narinig lang natin yung balita this morning.
Pero sir, several times na po nating nakita kasi na paulat na rin na napatay, pero hindi po nakukumpirma yan ng military. Pero kanina yung sinasabi nga sa atin ng ating chief correspondent na si Pio Ontiveros at maging yung reporter natin na si George Cahiles, may mga confirmation na daw sila from several sources. Pero para po sa inyo, ano pong ibig sabihin itong balita na ito, lalo pa itong si Isilon Hapilon ay tinuturing na emir o yung sinasabing military commander ng ISIS dito sa Southeast Asia? Well, hindi po siya po, hindi po pa po siya official, no? Kasi kailangan talaga natin confirmation from GTF Marawi, yung Ranao. So, of course, itong kung may lalabas po ng ganitong balita, ito talagang inaantay because this would signal na patapos talaga yung gera dito. Dahil itong dalawang leaders na ito, ng mga grupo na ito, sila yung nagsisimbolo ng kanilang ano organisasyon. Kung meron mang ganitong balita, ay talagang ano nagpapabigay ng magandang mensahe sa ating mga tropa. At the same time, mapapabilis na rin natin, mapapareactivate na rin natin yung ating rehabilitation plan because everything depends on the actual fighting. And the actual fighting will continue if these two leaders are still alive. So, ganun po yung natin, no? Ganun yung pagka yung mabibigay na ano, yung reception ng tao talaga. They're really waiting for the end of this fighting. Sinasabi niyo po kanina, 17 hostages rescued. Ilan pa po yung impormasyon niyo na mga nasa loob pa ang sabi ni George Cahiles kanina? Nasa about 100, although yung iba dyan ay mga kamag-anak nitong Maute. May yung report po natin na sa mga yung latest po na update ng binigay po ng military is ano, nasa 50 to 200, no? 50 to 100. Well, although wala pa talagang definite na number because they only see yung movement based on their air recon and yung mga drones nila. Yun nga, may mga possible na may mga hostages pa nang sa loob ng mga buildings, ng mga area na sakop pa hanggang ngayon ng mga ano. So those are just estimate numbers. We don't have the actual definite number as to the hostages na nandyan pa sa loob. But what we can confirm right now is 17 of them have already been rescued today. So yun po yung may bibigay po natin so far ngayon na balita. Okay, pero ito pong 17 hostages, kamusta po ang lagay nila? Well, they're okay. They're now going through the usual process. Meron pong of course may bibigyan po sila ng medical assistance kung kailangan nila. At the same time, they will undergo yung sinasabi po nating interrogation, tactical interrogation, debriefing. Para po kasama po ito sa ating process and to identify really whether ito pong na-rescue natin ay talagang civilian hostages or they're just posing as civilians. So ganun po yung process natin para ma-identify pala talaga natin kung sino po talaga yung bihag from the actual fighters ng mga Maute. Sir, yung sinasabi ng military sana, October 15 yung parang target or self-imposed deadline nila para matapos itong Marawi crisis. Tingin nyo sa mga nangyayari ngayon ay talagang nalalapit na tayo dyan? And ano yung gusto nyo unang tutukan moving towards rehabilitation? Papunta na po talaga tayo doon, no? We have seen yung mga indicators na talagang papunta na po yung pagtatapos itong gera na to, lalong-lalo na medyo lumiliit na po talaga yung kanilang hawak ngayon ng mga areas. And we've seen for the past days, no, medyo kumonti po yung airstrikes. Ibig sabihin, ground troops na po nag-a-advance dyan. Ang labanan po ngayon ay wall-to-wall, no? So makikita niyo po yung ganung indication po na talagang patapos na po yung gera kasi malapitan na po yung kanilang confrontation. Yung una talaga natin, yung immediate na concern ng ating mga displaced civilians, no? Unang-una, mapabalik sila dito sa areas na kontrolado natin ng gobyerno. Yung mga na-displaced na hanggang ngayon, yung mga bahay pa nila, hindi pa nila napuntahan ay makabalik sila sa mga madaling panahon. Para at least bumabalik po yung normal na activity ng ating city, maski dito man lang sa controlled area na to. And yung temporary shelter, kailangan po talaga natin mapastrap dyan to accommodate also yung mga nasiraan talaga ng mga bahay while waiting for the rehabilitation. Kailangan part of our recovery plan really is to extend the livelihood assistance kasi yung dislocation ng mga tao sa kanilang mga tirahan will not mean a dislocation from opportunities of livelihood. So yun po yung tinututukan po talaga natin na at least bumalik po yung may socio-economic activity dahil unang-unang mga Maranao po ay mga negosyante.
bibigyan ho natin sila ng opportunity para tumayo po sa kanilang sariling mga paa, because we know na yung relief goods na binibigay po natin is not really sustainable. So kailangan po natin sila mag-extend ng mga assistance para at least mabuhay naman po sila ng masigla at bumalik po naman yung normalcy dito po sa city. This is part of the early recovery, going to the actual rehabilitation stage na pinaplano po natin. Okay. Sir, last na lang po before we let you go. May nakaschedule na po ba kayong press conference for today? Meron po. 11 o'clock po yung usual po na regular natin na Monday to Monday and Friday. Press briefing po is at 11 o'clock po in the morning. Okay, nakita na natin dito sa live video natin na naghahanda na nga para dyan sa press conference na yan. Si Zia Alonto Adyong po ang Lanao del Sur CMC spokesperson. Ngayon po ay kakausapin natin si AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla. Magandang umaga, sir. Confirmed po ba itong nakaabot sa amin na report sa napatay na po si Abu Sayaf leader Isilon Hapilon at Omar Maute? General Padilla, sir. Hello, General Padilla. Hello. Yes, sir. Yes, are you morning. There? Good morning. Sir, yes, I am. Yung confirmation po, sir, napatay na po ba itong sina Isilon Hapilon at Omar Maute? Ruth, bagamat magandang balita ito, wala pa po kaming kumpirmasyon at makakaasa po kayo na oras meron na po tayong final na salita galing sa baba na kinukumpirma itong mga pangyayaring ito. Saka pa lang po natin mailalabas ang official statement. Sa kasalukuyan po, sinisikap natin makonfirm at wala pa po tayong nakukuhang confirmation. Okay, pero several sources po have confirmed to CNN Philippines yung balitang ito. Pero sa ngayon po, any update na lang po doon sa nangyayaring operations po dyan sa ground? Unfortunately, yung sources na sinasabi nyo, hindi ko po batid kung sino itong mga ito at kung anong mga units. Pero sa atin lang po manggagaling ang official na pahayag at yan po ay sinisikap nating magawa pag meron na po tayong final na kumpirmasyon. Ang bakbakan po ay patuloy pa rin nangyayari sa loob ng Marawi. Hindi pa po tayo tapos. Madami pa rin po tayong iniisip ng mga hostages at ang kanilang safety, kaya't maingat po ang ating tropa. Pero sir, di ba po nabanggit earlier, meron tayong target sana na October 15 matapos itong Marawi crisis. Nalalapit na po ba tayo sa pagtatapos nito? Sigurado po na nalalapit na tayo dahil sinisikap po talaga ng bawat miyembro ng armed forces, lalo na yung mga nandyan sa Marawi, na matapos na po ito sa pinakamadaling panahon. At yan naman po ang naging pahayag natin simula sa pulpa po nung nagsimula itong bakbakan na ito. Pero sa ngayon, hindi pa po tayo makapagbigay ng final na araw o takdang oras kung kailan po talaga natin masasabi na 100% na po nating nakumpleto ang ating misyon, dahil madami pa po tayong naiiwang kailangan gawin. Bukod po sa inaantay natin at ina-anticipate nating maging tigil putukan, ang ating pong sinisikap na gumagawa ay ma-render safe, totally safe ang buong Marawi sa lahat ng mga nakakalat na mga bomba at mga patibong na iniwan ng mga rebelde dyan at mga terorista. Bukod po dyan sa nabanggit nyo yung safety doon sa mga bomba at yung mga sinasabi nyo nga ng mga patibong na naiwan dyan, also the safety of the hostages, ano po yung nagiging balakid? Ang balita po sa amin, 40 members of Maute are still inside. Yes, pero Ruth. Yes, Ruth, tama yung sinabi nyo at nabanggit ko rin kanina. Ang primordial concern ng ating mga kasamahan sa baba ay makuha ng buhay at maayos ang lahat ng mga hostages nasa kamay ng kalaban. Ang bawat minuto, ang bawat araw, ang bawat linggo, ang bawat buwan na lumipas ay naging napakahalaga dahil walang maipapalit sa buhay. Kaya nga po yan ang aming binigyan ng importansya. We will take all the time we need so that we can save whatever lives are still inside the main battle zone. Ilan po yung information nyo na natitira pang hostages? May reports din earlier from the military na pati daw po itong mga kababaihan na hostage nila ay pinipilit na nilang lumaban. Yes, there have been reports like that, Ruth. Merong mga balitang ganyan at batay sa mga salaysay na naibigay ng mga ibang mga bihag na na-rescue natin, may confirmation po yan na naganap at nagaganap. Pero sa kabuuan, itong bilang ng mga hostages ay nananatiling mataas. At tulad nga po ng sabi ni Mr. Sia, kanina, nung akong na-monitor ko siya, nasa 50 to about 100 pa ito at kinukumpirma natin ito patuloy
dahil ito yung mga buhay na nais nating masagip. Okay, pero po yung earlier mentioned rin ng ating report dyan sa ng reporter from Marawi, may mga bagong batch and even si Alonto Adyong confirmed na may bagong batch po nang na-rescue. Kamusta po sila? That is true. There were 17 who were rescued. They're being attended to right now. Nasa maayos silang kalagayan. Pero tulad ng ginagawa naming procedure, pagka-rescue po, kapakanan muna ang ating kapakanan nila ang ating unang iniisip at hindi yung kuhanan sila ng impormasyon. Again, sir, yung point nyo with regards to the death of Maute, Omar Maute and Isnilon Hapilon, for confirmation pa po ito, wala pa pong final confirmation. Yes, we have not received any confirmation that this is true. We are working to get that confirmation, but we cannot press our troops on the ground because they are still fighting it out with the enemy and the fighting remains intense. Okay, marami pong salamat kay Brigadier General Restituto Padilla, AFP spokesperson. Balikan natin si Chief Correspondent Pio Ontiveros. Pia, if you heard, sabi ni General Padilla, wala pang final confirmation, official confirmation coming from the AFP. Balikan natin, ano yung nakuha nating information from your sources? Yes, Ruth. Yes, we did monitor your interview with General Padilla, spokesperson of the Armed Forces. That's true. Although we do have those sources from the ground, from the field, that Hapilon and Maute's, Omar Maute's bodies were recovered this morning after an encounter. That is the information from the ground. Pia, di ba yung, i-brief din natin yung viewers natin kasi di ba sa atin hindi naman tayo basta-basta nagbabalita. We need confirmation from at least two sources and we got your sources and also the sources of our correspondent who's on the field, si George Cahiles. Ang naikwento nila sa'yo ay na-recover, nakita na rin nila mismo itong bangkay ng dalawa. Yes, that is, first of all, we have rules in journalism. We do not come out with any information or any story unless we have two sources who are separately confirming the same information. In other words, hindi din sila nag-share lang ng info, parang ganoon, ano? At tulad ng sinabi mo, meron ding isang source, si George Cahiles, na nandoon nga sa Marawi City, who is confirming that information also. At the same time, because we are very careful, we also do not give the details about yung mga sources mismo. Pero itong mga sources natin ay mga long-time sources at ang tinatawag po natin in journalist parlance ay highly reliable sources. In the past, they have passed on information to us that are eventually confirmed. And confirmed meaning come out as stories. That is the way we do our work as journalists, so we are very careful about our work. Ruth? Okay, so based on yun nga, based on independent sources ng ating chief correspondent na si Pia Ontiveros at ang ating correspondent na nasa field na si George Cahiles, may nagsabi po nga sa atin na karating yung impormasyon na napatay na itong si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon at si Maute leader Omar Maute dyan sa Marawi City. Maraming salamat sa ating chief correspondent na si Pia Ontiveros. Pero kanina rin po ay nakausap natin si AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla at sabi niya sa ngayon wala pa pong official confirmation coming from the side of the Armed Forces of the Philippines. Magbabalik po ang breaking news ng CNN Philippines. Magpapatuloy naman ang Facebook Live namin sa aming Facebook page ng CNN Philippines. Naku, nandun yung computer ko. Pakuha na lang ng mga gamit ko. Ongoing po tayo ngayon sa Facebook Live. Patuloy po namin ibibigay sa inyo yung latest update dito sa ating breaking news na sinasabing napatay na nga po itong si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon at si Omar Maute, isa siya doon sa mga leader ng Maute Group dyan at sa loob ng Marawi City. Kung matatandaan niyo po, yung si Isnilon Hapilon ay tinawag na Emir daw o yung leader ng ISIS dito sa Southeast Asia. Kaya malaking bagay, yun nga yung sinasabi kanina sa atin, ng mga nakausap natin, Zia Alonto Adyong at si Brigadier General Restituto Padilla. Bagamat sinasabi ni Padilla na from their side, wala pang official confirmation ng military tungkol dito sa balitang napatay na nga yung dalawang leader na nag-ooperate saan sa loob ng
Marawi City. Ang information, several sources po ito from our chief correspondent P. Ontiveros and George Cahiles, our correspondent din nandiyan sa Marawi City, na may nagsabi sa kanila na napatay na nga daw itong dalawang leader at patuloy po nating kino-confirm yan, official confirmation from the AFP. Sabi rin ni General Padilla ay nagpapatuloy pa yung operasyon dyan sa Marawi City dahil ang pangunahing isinaalang-alang nila ay yung safety o kaligtasan ng mga hostages kasi nga meron mga nakatanim na mga bomba dyan. Gusto daw nilang matiyak na safe yung mga patibong na naiwan pa dyan ng Maute Group. Kaya yan yung kanilang pangunahing sa alang-alang sa ngayon. Patuloy po naming tututukan ang balitang yan. Muli ang ating breaking news from several sources. Nalaman po ng CNN Philippines na napatay na si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon at si Omar Maute. Mayroon pong balita rin na may bagong batch ng hostages na na-rescue mula dyan sa Marawi City. We are reporting, ang report sa atin ay 17 hostages but some reports say up to 20. Kasama rin daw po dyan yung ilang mga bata. At yung ibang reports din, yung nabanggit kanina nung ating correspondent na nasa Marawi, si George Cahiles, may mga ulat na nasa 40 na lang yung mga members ng Maute na nilalabanan ng mga sundalo dyan sa loob. Kaya lang, isa sa nakikita nilang problema, pati yung ibang hostages ay pinipilit na rin daw na lumaban sa military. Even yung isang na rescue na hostage na babae, yung naikwento niya na yung mga kababaihan, pinaghahawak na rin daw po ng baril para lumaban sa mga sundalo. Sabi naman ni General Padilla ng AFP, hindi nila minabadali yung operations dyan dahil gusto nilang matiyak na safe yung mga hostages, remaining hostages daw, 50 to 100 pa yung nananatili dyan sa loob ng Marawi City. Ayun? Okay naman. Papatuloy po namin yung paghahatid sa inyo ng update tungkol dito sa breaking news na ito. October 15 sana yung unang target na sinet ng military para matapos ito. Although in the past, we've seen several targets. May pa ho, nagsimula ang krisis dito sa Marawi. At ito rin si Isnilon Hapilon sana yung unang tinatarget ng operasyon na yan na dapat daw ay nabalitaan ng military na nandyan siya sa Marawi City. So sana ay magsuserve siya ng warrant of arrest dito kay Isnilon Hapilon. Pero doon na nga po nagsimula yung fighting dyan sa Marawi City with the ISIS-inspired Maute Group. Hindi nag-say that. Parang military din. David is also in, ano? Ito ang breaking news sa CNN Philippines. Ilang sources po ang nagkumpirma sa CNN Philippines na napatay na sina Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon at Omar Maute sa military operation dyan sa Marawi City. Pero ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, wala pang official confirmation mula sa AFP. Kausapin natin ngayon ang ating senior correspondent na si David Santos. David, nasan ka ngayon at ano ang sitwasyon dyan? Alam mo, Ruth, nandito tayo ngayon sa mismong capital ng Marawi, no? Provincial capital ng Lanao del Sur. Inaantabayanan natin ang kung ano man ang magiging opisyal na pahayag, particular mula Crisis Committee, maging sa militar, kaugnay sa mga developing story na iulat natin this morning. Sa ngayon, ganun pa rin, sinusubukan pa rin nating kunin ang side, no? Ang pahayag mula sa mga officials ng AFP, yung mga maliit na kumaharap sa media dito, sila Colonel Romeo Browner, ganun din si Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, sila yung mga official spokesperson kasi at sila, sa kanila nagagaling yung mga official pronouncements mula sa AFP na nakabase dito sa Marawi. Sa ngayon, Ruth, hanggang ngayon inaantabayanan pa natin kung ano ang kanilang magiging pahayag. Ruth. David, ikaw matagal ka na rin tumutok dyan sa issue dyan sa Marawi, ano, yung bakbakan na nagsimula pa noong May at itong sinasabing si Isnilon Hapilon, yung unang naging rason kung bakit magsaserve sana ng arrest warrant dyan. Ano ba yung symbolism nitong si Isnilon Hapilon sakaling totoo na nga itong balitang napatay na siya, pati itong si Omar Maute?
Alam mo, Ruth, itong si Isnilon Hapilon, bago pa man ito sumikat dito sa Marawi, no, nakilala na ito isa sa mga parang core leaders ng Abu Sayyaf Group na nakabase sa Basilan. Sila yung second generation of Abu Sayyaf leaders na pinamumunuan ni Gaddafi Janzalani. Kasama niya doon sila, if natatandaan mo, si Abu Sabaya. Pero karamihan sa mga ito, sila Gaddafi Janzalani, sila Abu Sabaya, at ibang mga core leaders, lahat ito na-neutralize na lahat. Lahat ito napatay o na-aresto. At lahat na sila ay wala na, hindi na naging aktibo sa grupo, maliban na lang dito kay Isnilon Hapilon. Early 2000 nga, no, nag-emerge itong kanilang group of itong grupo ng ASD leaders, at naging notorious sila sa mga group, ang grupong ito sa pangingidnap at pagbobomba. Kabilang nga ito sila doon sa, kung natatandaan mo rin, Ruth, yung 2001 na Dos Palmas kidnapping doon sa Palawan, kung saan nilusog nilang isang resort at kinuha nila about 20 people na guests at staff ng resort. Kabilang nga dito yung tatlong Amerikano. Nang sa tatlong Amerikano na yan, dalawa sa kanila ang napatay eventually as the hostage taking progress. Dinala sila sa Basilan, pinurso sila ng military, at tumagal na ito ng ilang buwan hanggang sa na-rescue eventually ng military yung mga hostages, some of the hostages, at napatay yung mga ibang kasamahan ni Isnilon Hapilon. Pero dalawa sa mga Amerikano ang napatay. That's the reason why, kung bakit kabilang, no, na-indict itong si Isnilon Hapilon sa isang korte sa Amerika, sa Estados Unidos, dahil sa kanyang participation dito sa kidnapping at pagpatay ng mga American hostages. Kaya nga, if you're also reporting that the U.S. State Department, no, merong pending na reward na ino-offer na $5 million kapalit nitong pag-aresto ni Isnilon Hapilon, no, kanyang neutralization. Now, may tuturing nga, Ruth, na parang si Palos, no, if there's this character na kilala natin sa Philippine, sa ating sa Filipino character, itong si Palos, may counterpart to ito na si Isnilon Hapilon. He's very elusive. Ilang beses na siyang nakatakas sa mga military operation. Ilang beses na rin siyang napaulat na napatay. Pero apparently, buhay pa rin siya. Which eventually led him to last year. Muling lumutang ang kanyang pangalan when he was also reported to have joined. He has merged his group, yung Abu Sayyaf Group from Basilan, with the group of the Maute na lumusog naman sa bayan ng Butig, which is several kilometers away from here in Marawi. If you recall, sinabi, doon nag-umpisa yung kanilang alliance, at eventually ito na nga, naging na-declare na siya ay naging emir, at ngayon ay kasaba sa mga lumusod dito sa Marawi na nag-umpisa noong May 23. So, alam mo, napaka-colorful at napaka-interesting nito naging buhay ni Isnilon Hapilon. At tama ka, itong kanyang eventual neutralization will really serve as a big blow not only to the ASG but also to the, you know, the Maute group that led the attack here in Marawi. And also, David, in terms of yung ISIS din dito sa Southeast Asian region, kasi nga, di ba, he was branded raw as the emir or the military commander dito sa Southeast Asia. Tama. Minsan nga, Ruth, no, usap-usapan namin mga media dito sa Marawi, parang hindi mo maiwasan ma-compare nga, no? Kasi even the military has been comparing the Marawi incident to what had happened in Mosul in Iraq. Just days before eventually na-liberate ang Mosul, if not, we're not mistaken, napatay naman si al-Baghdadi, yung kinikilalang leader ng ISIS doon. Now, ngayon, itong pagpatay naman kay Isnilon Hapilon, or as being reported by our sources, nakikita rin isang, you know, malaking parang headless chicken na itong naging grupo ng ISIS ngayon in this part of Asia. Kasi nga, with the death of Isnilon Hapilon.
Okay, babalikan ka namin, David Santos, nag-uulat mula sa Marawi City. Puntahan naman natin ngayon si George Cahilas. Nandiyan rin siya sa Marawi. George, na-monitor mo kanina yung interview natin kay General Restituto Padilla ng AFP. Sinasabi niya, so far, wala pang official confirmation dito sa pagkamatay ni Estelon Hapilon at ni Omar Maute. Anong impormasyon dyan sa'yo? Oo, tama yan, Ruth. At sa ngayon nga, inaabangan pa rin natin itong opisyal na pahayag ng military. Kaya lamang nakakuha na tayo nitong sinasabing katawan, larawan ng sinasabing katawan ni Estelon Hapilon. At makikita nga natin dito sa picture ang kanyang dugo ang mukha. So, we cannot independently confirm this, ano, Ruth, para lang malinaw. Pero kung titingnan natin yung mukha ng larawan na nakuha natin, sa mga larawan, na unang larawan na kumpirmadong si Estelon Hapilon, may pagkakahawig silang dalawa. No? Again, hindi natin makukumpirma independently kung ito na nga ba talaga si Estelon Hapilon. But according to our sources, ito na nga yung sinasabing katawan ni Estelon Hapilon na napatay kanina sa inkwento dyan sa main battle area ng Marawi City. George, ang sinasabi kanina, di ba usually yung process dyan for confirmation, kailangan ng mga DNA. Ano bang ginagawa pag ganyan para makumpirma na yan na talaga yon? Oo, tama ka, Ruth. Talagang dumadaan ito sa proseso ng confirmation. Normally, may DNA testing na isinasagawa. So ito yung primary source para makumpirma kung ito ba talaga yung taong hinahanap natin. Kasi nga, nag-iingat din yung mga sundalo sa paglalabas ng gantong impormasyon. Kasi in the past, alam natin kasaysayan itong mga terorista, hindi lang dito sa Marawi, hindi sa iba't ibang bahagi dito sa Mindanao na may di umano'y napatay, pero eventually mag-resurface uli. At hindi naman pala ito yung binabanggit na leader ng mga grupo na napatay nila in the past. So ngayon, bilang bahagi ng pag-iingat nila at para sure yung kanilang impormasyon na ibibigay, talagang dumadaan sa may testing itong ganitong klaseng impormasyon. So sa ngayon, hinihintay pa rin natin ito, no? Kung may babanggitin ba ang military mamaya tungkol sa mga katawan na sinasabing kina Omar Maute at kay Estelon Hapilon na na-retrieve nila kanilang umaga at napaslan sa pamamagitan nitong operasyon dyan sa main battle area ng Marawi. Okay, George, ano lang, kasi may mga ibang pictures na ngayon, nabanggit mo, nakakuha ka rin from your source ng picture. Ano? Pakidescribe mo nga lang muna sa amin yung itsura ng picture na yan. Mm-hmm. Ang nakikita dito sa larawan na ito ay nakahiga na lalaki. No? Duguan yung mukha nito, may baybas. Okay, George, pinapakita na namin ngayon on our screens. Okay. Mm-hmm. So yan nga, no, medyo gory lang yung itsura ng larawan na yan. Pero kung ikukumpara nga natin ang larawang ito sa known photos ni Estelon Hapilon, makikita natin yung pagkakahawid nila. But again, we cannot independently confirm if ito na nga yung katawan Hapilon. Yeah, let's just stress na galing sa isang source pa lang yan, not officially from the AFP, no? Yung picture na kumakalat po ngayon na supposedly yung bangkay ni Estelon Hapilon. Anong report naman dito kay Omar Maute? O, sa ngayon naman, ang alam din natin ay napatay na rin itong si Omar Maute at kasama yung katawan niya sa na-retrieve kanina. Pero wala pa tayo nakukuhang larawan sa ngayon nitong si Omar Maute. Pero ang pagkakaalam natin, several times, naging sugatan itong si Omar Maute sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Yun yung account ng isang nailigtas na hostage, si Lord Vinacopio, na nag-act ng role bilang gumagamot sa mga Maute fighters. Ay several times daw niya na nagamot itong si Omar Maute, nabigyan niya ng gamot. So this time, alam niya na ito, si Omar Maute yung mismo nag-rally sa mga kasamahan ng Maute fighters. Siya yung mga isa sa front line na nakikipagmakbakan sa mga sundalo. So ngayon, wala pa tayo nakukuhang larawan itong si Estelon Hapilon, Omar Maute, pero hintayin natin kung sakaling may makuha pa tayo sa ground. Okay, George,
pakikwentuhan mo lang ulit kami ng sitwasyon dyan sa Marawi kasi ikaw nakapasok ka doon sa sentro ng Bakbakan. Ano? Ang sinasabi kanina ni General Padilla, isa sa concerns nila, yung talagang safety ng main concern nila, yung safety ng hostages dahil may mga bomba pa daw na tinanim dyan. Ano bang sitwasyon sa loob? Oh, actually, Ruth, nung dinala tayo dyan sa heart ng main battle area noong few weeks ago, nakita natin, yung pinakita sa atin yung napakaraming mga IED na nare-recover nila doon sa main battle area. At saka sinasabi sa atin ng sundalo mismo na yung pinakadahilan kung ba't maraming nasusugatan sa kanila ay dahil nga dito sa mga IED. So delikado talaga ito kung sakali na maapakan o matrigger itong mga bomba na ito na talagang nakakapinsala, nakakapanakit at nakakapatay. Tapos doon sa main battle area din, Ruth, nakakuha din tayo ng mga videos ng mga tunnels, no? mga ukay sa ilalim ng lupa kung saan ang binabanggit din sa atin ng mga hostages ay doon sila itinago ng mga Malte fighters. So ang ginawa din ng mga miyembro ng Malte, naguhukay sila, pinagdudugtong nila yung mga existing na mga tunnels doon sa mga daanan ng tubig, no? At saka doon sa mga basement ng mga bahay. Kung kaya, mabilis sila nakakalipat from one place to another. At for a time, sinasabi sa atin ng mga sundalo na it was one of their challenges na hinaharap noong panahon na yon. Pero hindi pa lang tayo nakakakuha ng update kung tapos na ba nilang i-clear itong mga basements na kanila, mga tunnels at basements na natuklasan. Pero ang pagkakaalam natin, dito nila tinatago yung mga hostages nila in the past. Dito sila nagtatago tuwing may airstrike. So talagang naging useful para sa kanila itong mga tunnels na ito upang makaligtas o maiwasan yung ating mga sundalo dito sa Marawi City. George, yung information nyo rin at kanina, yung sinasabi ni General Padilla, around 40 Mountain members nasa loob pa. Pero yung information dati, no, kahit yung mga hostages kasi, even yung mga kababaihan, pinipilit na rin daw nilang lumaban. Oo, totoo ngayon na Ruth, talagang ever since, ngayon nga lang ang sinasabi, pati mga babae. So ang description sa ating kahapon ni Colonel Romeo Bronner, itong Deputy Commander ng Joint Task Force Sanaw, ginagawa rin pon itong mga hostages na ito. So pinapatakbo sila para malaman kung meron bang pwersa ng gobyerno doon sa lugar. So just in case, para maiwasan nila kung meron. So parang pinapain ba sila? Pinapain itong mga hostages na ito. Ginagamit din daw human shield. Ayun nga, another information na binabanggit natin, pinahahawak ng baril at pinalalaban sa mga sundalo at mga police. So talagang delikado ang sitwasyon ng mga hostages sa ngayon. Delikado yung kalagayan ng mga sundalo dahil nga talagang maraming mga IED dyan sa loob ng main battle area. At sa ngayon ay malakas pa rin ang resistance ng mga naiiwang member ng multi-group dyan sa main battle area. Church, oo nga, yung record nga ng AFP, no? Simula nung May, nung sumiklab itong Marawi crisis, we have 47 civilians killed, 161 soldiers killed on the part of yung mga kalaban, mahigit 800. Pero, George, yung mga evacuees natin, yung internally displaced, umabot ng more than 300,000 na. Kamusta yung sitwasyon nila dyan? Mm-hmm. Tama nga yan, Ruth, ano? Napakadami ng mga IDPs, ng mga bakwit na nasa iba't ibang evacuation centers, nasa tahanan ng kanilang mga kamag-anak, no? Napunta sila sa iba't ibang lugar. At talagang nakita naman natin, lalo na yung mga nasa evacuation center, na sa halos 5 buwan na nandun sila, mahirap yung sitwasyon, mahirap yung kalagayan. May mga ulat na lumalabas na mas marami pa yung kumpirmadong napapatay dahil sa mga sakit o namatay dahil sa sakit habang sila ay evacuees kumpara doon sa mga kumpirmadong napatay na civilian sa loob ng main battle area. So doon natin makikita yung talagang kalunos-lunos din na kalagayan ng mga kababayan nating Maranao na nasa evacuation center ngayon. But ang binabanggit naman sa atin ng local government, ginagawa nilang lahat para matulungan itong ating mga kababayan dito at hindi naman sila masyadong mahirapan. At least
somehow ma-ease yung hirap na pinagdadaanan nila dyan sa evacuation centers. George, pero yung pag-cover mo dyan, di ba may mga binanggit na rin kasi sila dati na rehabilitation program. Also, yung nag-alot na ng budget for that. Ang sinasabi ni Zia Alonto Adyong kanina, gusto niyang matutukan yung makabalik yung Marawi residents dun sa kanilang mga bahay, also livelihood. Ano? Paano yung plano nila for the rehabilitation program? Oo, actually ngayon, ang pinag-uusapan around 47 to 48 billion pesos itong halaga na ang rehabilitation na ng Marawi City. Kaya lang ang ngayon sa ngayon wala pa itong okay. Master plan pag rehabilitate ng Marawi. So may mga information tayo na kukuha na part nitong 47 or 48 billion pesos budget ay para sa reparation, no, para sa mga nasiraan ng bahay, para magkaroon sila ng somehow counting halaga para muling maitayo yung kanilang mga tahanan. But definitely medyo mahaba-haba o matagal-tagal pang proseso ito dahil nga hindi pa rin formally na kukumpirma kung magiging bahagi ba itong budget na ito ng budget for 2018. So pinag-uusapan pa rin yun sa ating Senado. So sure. Those are things. Yes. George, balikan lang natin kasi pakiusap lang po, paalala lang po sa mga nanonood sa atin. Inayos pa po namin yung nakuha ni George na litrato po ng napatay na si Isilon Hapilon because medyo gory at madugo po yung picture. But we are flashing it now on screen. George, kwento mo ulit sa amin yung itsura nitong yung nakuha mong litrato. Oo, itong nakuha natin larawan ni Isilon Hapilon. Sinasabi katawan na daw ni Isilon Hapilon ito. Medyo half body yung shot. Makikita natin yung mukha niya, duguan yung kanyang mukha at nakasuot siya ng itim, no? Hindi natin ma-distinguish kung jacket ba ito or ito na mismo yung damit niya. At kung ikukumpara natin, ano, Ruth, yung mukha itong nasa larawan na nakuha natin na nakatikit, patay na, no? Doon sa mga known photos ni Isilon Hapilon, makikita natin yung similarities at pagkakatulad ng kanilang mukha. But then again, ulitin natin, we cannot independently confirm if this is indeed the body of Isilon Hapilon. Dadaan pa ito sa proseso, no, ng identification to DNA testing. Church, kasi medyo binlearn namin yung litrato. Black and white yung picture na nakarating dito sa amin. No? Pero yung pinupoint out mo na nga, kasi medyo gory at madugo, ang pinupoint out mo na nga kung ikukumpara ka mo yung mukha ni Isilon Hapilon sa mga file pictures or file footages. Ano? Ito, pinapakita natin ngayon yung file photo natin na buhay pa si Isilon Hapilon. Mm-hmm. Oo, talagang makikita natin yung similarities nila sa mata, sa ilong, no? Yung balbas at bigote, but definitely pwede namang but still, we're still waiting for the formal and official confirmation of the military if ito bang larawang nakarating sa atin ay talagang si Isilon Hapilon. No? Kailangan natin ng confirmation mula sa mga sundalo at later, sa press briefing na inaasahan natin sa alas 11, tatanungin natin, hindi tayo ng informasyon sa ating otoridad hindi dito. George, balikan lang natin, no, yung symbolism nitong si Isilon Hapilon dito sa nangyayaring bakbakan sa Marawi crisis at yung bilang isang emir o leader ng ISIS dito sa Southeast Asia. Ano nga ba ang kahalagahan na sinasabing kung kumpirmado ang napatay na itong si Isilon Hapilon? Mm-hmm. Ruth, tandaan natin na noong May 23, ang sinasabi ay isa-serve itong warrant kay Isilon Hapilon dito sa area ng Basak Malotlot, isa tong barangay dito sa Marawi City, kung saan yung umano nagsimula itong bakbakan sa Marawi City bilang bahagi ng grand plan para kubkubin itong Marawi City. At over time, sa loob ng mahigit 5 buwan, nakita natin na itong si Isilon Hapilon, maging si Omar Maute at yung ilan sa kanya mga kapatid, yung naging image nitong mga terorista na kalaban ng mga otoridad dito sa Marawi City, sila yung sinasabi dito na nag-mobilize sa mga di umano ay ISIS-inspired na mga miyembro nila dito sa Marawi City. At binabanggit nga sa atin ni Zia Alonto Adyong noong nakarang araw na malaking bagay kung talagang makukuha o man-neutralize itong mga leader na ito dahil somehow may pakiramdam sila
nabababa yung moral ng mga natitirang fighters kung makukuha yung mga leaders nito. So, somehow, it is a sense of closure din, or kahit papaano ay assurance na hindi na mag-spill over itong mga pangyayari dito sa Marawi. Although, may mga na-monitor tayo in the past days, in the past weeks, na sa mga nearby areas ng Marawi City ay may mga armed men din na nakabakbakan yung ating gobyerno na sinasabi niyan, mga puwersa ng Maute, so yung mga tutulong para makatulong doon sa mga grupo ng Maute na nandito pa sa main battle area ng Marawi City. Okay, George Cahilas, nag-uulat mula sa Marawi City. Muli po ang ating breaking news. Nakikita nyo sa inyong screens ang litrato po ni Isdilon Hapilon, ang leader ng Abu Sayyaf Leader. Yung nasa kanan po, yung nakuha ni George Cahilas mula sa isang source na sinasabing katawan daw po ng napatay na leader ng Abu Sayyaf. Black and white po yan dahil medyo gory o madugo po yung original picture na nakuha ng CNN Philippines. Ilang sources po ang nag-confirm sa CNN Philippines na napatay na nga po yung si Isdilon Hapilon at si Omar Maute, isa sa mga leader ng ISIS-inspired Maute Group na nakakabakbakan po ng ating government troops sa loob ng Marawi City. Pero ang sabi po sa atin ni AFP spokesperson, Brigadier General Restituto Padilla, sa ngayon daw po ay wala pang official confirmation ang militar tungkol sa impormasyon na yan. Ito ang breaking news sa CNN Philippines. Ako si Ruth Cabal. Patuloy po kayong mag-antabay.